So ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ba ako magpresyo ng aking mga binibili sa market. So nakikita nyo, basang-basa ng ano. Kasi kahit hindi umuaraw dito, mainit dito sa aking store kasi masikip siya. Kaya mainit. Marami kasing ano, ano-ano mga ano nilalagay. So iba na naman ang background natin ngayon kasi nandito na ako sa gilid kasi aayusin ko itong mga sugar dito sa lagayan. Kasi bumili kanina ang nag-market kanina ang asawa ko. So ang mister ko nag-market siya kanina. So bumili siya ng may konti akong biniling plastic, sugar, mantika, tsaka egg ang binili niya sa market. So ngayon papakita ko siya sa inyo at saka i-share ko kung magkano bang bintahan ko. So ang egg natin din, meron pa rin. Ganun pa rin ang presyo. So ganun pa rin ang presyo ng egg, walang pagbabago. So 195 pa rin. So diyan ko nilalagay ang egg ko, nakikita niyo 'yan. 'Yan. Sana. 'Yan. Yun. So 'yan, diyan ko nilalagay ang egg kasi wala nang lalagyan, wala nang malagyan. So nilagay ko na lang sa lamesa na inaano ko. So tsaka bumili din ng sugar. So nilagay ko na ang sugar dito. Nilagay ko na siya dito kasi ilalagay ko siya mamaya dito sa plastic. So yan, nabili siya ng sugar. Hi, baby. Shout out. Oh, hi. That's si baby. Yes, that's my kapitbahay. So, kapitbahay ko yan. So, sugar. Bili siya ng isang sakong sugar. So, ang sugar is, ganun pa rin presyo, be. Sugar na toto. So todo, ibig sabihin, ganun pa rin ang presyo namin dati. So ako kasi, maramihan ako bumili ng mga ganito para makatipid ako at saka makabawas ako. Mas malaki ang aking tubo. So kaya ako hindi ako bumibili ng mga konti-konti lang kasi gusto kong mas maganda, mas mura nilang bibiliin sa akin. Mas mura din ang, mas konti lang din ang patungo kasi mas nakasave ako. So kaya marami akong bumili. So bumili siya ng isang sako nito kung ganun pa rin ang presyo daw, sabi niya. So kaya 13 pesos pa rin to sa akin. Kasi yung last na months, hindi ako bumibili sa market. So sa Pure Gold ako bumili-bili ganito, 'di ba? Alam sa mga kasari-sari store ko diyan, 'di ba? Sa Equal is Pure Gold 'yan. From Pure Gold. So sa Pure Gold ko to binili. Ito ay ang presyuhan ng Pure Gold nito is 13 something. Mas 13 point may mga ganun. So kaya ang bintahan ko nito is dati is 14 lang. Kaya hindi ako napapatong kasi na sobrang dahil. Kasi kawawa naman din sila, diba? Dahil na sa panahon ngayon. So, 14 pesos. Kasi hindi naman ako, pag ako din naman na may mili, hindi naman ako nagmamasahe. Bira ako mamasahe kasi kinukuha ng mister ko yun doon. Minomotor lang niya. Nagmumotor lang siya pag kinukuha niya doon. So, ito is 14 pesos sa akin dati. Pero wala na to. Hindi na ako nag-ano nito. So, doon ako sa market. Tapos ito yung pangalawang binili niya din. Ang una, 13 pesos din to. 13 pesos ang bintahan ko. Tapos sa ngayon, ang bagong bili ngayon is 13 pesos din ulit. So, yun ang ano. Tapos itong supot ko is, ang bintahan ko nito is 35, pang dalawang kilo to. So, isang ganito ang binili niya. Isang bandel, ang ganito, isang ganito. So, ako bumibili ako ng maramihan nito kasi din, mas makatipid ka, mas mura din siya. Mabibigay sa'yo na mas mura pag marami kang bibili. So, kaya ako bumibili ako. May paano ako nito, pasenta ko dito, may butas yan ko dito. So, yan, may butas lang yung sugar. So, yung sugar, inaano ko talaga kasi minsan may butas siya konti. So, kailangan naman remedyuhan yung science dito. So, mayroon tayo. Ito, binili niya to. So, yan. So, dito ko lang sa talagay ko ng sugar. Yun! So, tapos may ganito tayo. Ito, plastic labo to. So, 10 piso ang bintahan ko nito kada isa. So, mayroon din akong plastic ng tubig, pero hindi ko siya pinabili ngayon kasi marami pa ako. Kaya, doon muna! Ako kulit ng aking mga jeans. Kulit ng aking mga bulilit. So, yan. Ito. Nakabili tayo nito. So, nabili niya dito is limang bundle na ganito. So, mas nakamura siya. Kaya, 10 piso lang ang bili ko dito. So, ang bintahan ko dito. Bintahan ko dito is 10 pesos lang. So, sa market lang ko binili. Malapit dito sa amin sa may Commonwealth Market. Doon kami namimili ng mga sugar, mantika. So, ang aking egg, ko ay 195. So, pwede na siyang 195. Pwede na rin siyang
195 talaga siya pala. Kapit ng pwede pa, no? So, hindi walang pwede-pwede. So, 195 ang bintahan ko kasi ang puhunan niya is puti lang din. Ang pinatong ko dyan is nasa 7 pesos lang yata. 7 pesos to 10 pesos lang yung pinatong. Tawagin mo ito, tapos. Tapos, yun. So, yun. May tinip, ano dito. So, yung mantika ko, ipapakita ko na lang sa inyo ang mantika. Kasi, andun sa kwart, sa ano, lagay ng motor, ang mantika nakalagay. So, may isang galon yung binili ng asawa ko. Magkano isang galon, baby? 719 daw ang isang galon nun. Mantika. 719 ang galon ng isang ang mantika. So, ang bintahan ko nun sa isang, ang litro ko nun is 55 pesos ang isang litro ko sa mantika. So, naglilitro-litro ako. Bihira lang kasi ang bumibili ng palimalimas. Pero nagbibigay naman ako 5-5, 10-15, ganon. Pero pag minsan may bumibili ng isang litro, so isang litro is 55 pesos lang ang isang litro ko nung mantika. So, yun. Tapos, yun lang ba? Sugar. Ano? So, yun. Yun. So, yes. So, kung nagustuhan nyo tong vlog na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko, mag-like sa mag-like sa aking vlog at mag-comment na rin. So, thank you so much po sa lahat ng nanonood. And God bless po sa ating lahat. Bye!